pagbabalik ng RUSI Sigma 250. Okay, good day everyone. Welcome to our new episode of Walk Around Review. Dito pa rin po sa RUSI, mga kaibigan. Dito pa rin tayo sa RUSI San Marcelino, Zambales. So, i-check natin itong 250 nila na Sigma. Medyo natagalan, mga kaibigan, nagkaroon ulit ng RUSI Sigma dito sa Zambales. So, ngayon meron ng available. Kaya, silipin natin, samahan nyo ako kung anong naidagdag na picture at saka kanyang specification. Para sa kanyang price and monthly installment, mga kaibigan, pati sa kanyang feature and specification, panoorin nyo po hanggang dulo para malaman nyo po, mabigyan po kayo ng idea kung may balak po kayo manguha nito, mga kaibigan. Kaya stay tuned. So ito po yung, mga kaibigan, itong unit na to. Ito yung Sigma 250 ng RUSI. So diretso na po tayo sa kanyang headlight. Itong bilog na to ay low beam. So mapapansin natin dito yung lining niya. Yan yung daytime running light. So hindi pa po siya ng LED headlight. Nakahalogen lang po yan, mga kaibigan. High beam naman po ito, kabilaan. So at the same time, yung passing light niya. So ito po yung kanyang windshield. Ito naman yung kanyang lagay ng side mirror, kabilaan. So naka front fork, inverted na po siya, mga kaibigan, upside down. Yan po. Naka disc brake pa rin siya, mga kaibigan, kagaya din ng dati. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 110x70x17. Naka mags ito, mga kaibigan. Magandahan nito, naka tubeless na. So ito pong unit na ito, mga kaibigan, ito ay 4-stroke engine, single cylinder, 2-valve, and syempre, mga kaibigan, naka oil cold na po siya. Pero hindi pa po siya AFI, mga kaibigan. So ito yung signal light niya, mga kaibigan, naka LED na siya, kabilaan, left and right. So medyo malaki yung tangke niya, mga kaibigan. Ito ay 16 liters ang laman. So pang long ride talaga yan, mga kaibigan. Ito yung kanyang ignition switch. So meron siyang apat na susi. In case na mawala yung isa, meron pang ekstrang tatlo. Ito ang kanyang high and low switch. Ito naman yung kanyang passing light. Ito yung kanyang choke. So kanyang horn button. Kabilaan naman, ito yung kanyang engine switch, engine stop, mga kaibigan.
Ito naman yung kanyang switch ng headlight. Siyempre ito yung kanyang electric start button. So ito yung kanyang panel board. So combination siya mga kaibigan ng analog and digital display. So hindi natin ito makikita mga kaibigan dahil hindi pa ito naka-activate. Hindi pa po ito umuandar. Yan po. Ito na yung kanyang bagong decals mga kaibigan. So walang pinagkaiba sa dati mga kaibigan. Ang nagbago lang dito ay kanyang decals. Yan. Kasi yung una, hindi ganyan yung decals niya. Ito, parang pina-stick pa. Sensya na po at maingay. Wala po kasi tayong mic. Cellphone lang pong gamit natin. Ito po yung kanyang footrest sa backride mga kaibigan. Ito yung kanyang grab bar para sa angkas. So naka-LED signal light siya dito mga kaibigan sa rear. Ito namang ang kanyang tail light. Naka-LED tail light na siya mga kaibigan. Siyempre meron siyang plate light dito sa likod. Naka-disc brake din siya sa likod mga kaibigan. Ang sukat ng gulong sa likod ay 140x70x17. Tubeless na rin ito. Ito yung kanyang tambocho, napakaganda. Tibay. So naka monoshock suspension naman siya dito sa likod. Ito po ay 6-speed. Ang laman ng kanyang langis ay 1.3 liters kanyang engine. And po, naka Euro 3 na rin po siya mga kaibigan, emission compliance. So napakaangas ng sports bike na ito mga kaibigan. Titignan mo siya, ang laki, parang hindi siya 250 ang laki. Nakita nyo naman po mga kaibigan na sinakyan ko kanina, height ko ay 5'7". Hindi naman siya mataas. Kayang-kaya lang. Malaki lang siyang tignan.